Gustong patalsikin bilang witness ng company Senator Jinggoy Estrada ang whistleblower ng pork barrel scam na si Merlina Zunyas. Paiba-iba raw kasi ang kanyang mga testimonya. Samantala, posible namang magpo-opera si Estrada dahil sa iniindang sakit sa kanyang balikat. May news to go si Trisha Zafra. Matapos payagan ng korte na makapagpa-therapy noong nakaraang Miyerkules, natuklasan daw ng doktor ni Senador Jinggoy Estrada na may calcium deposits siya sa kaliwang balikat na siyang pinagmumulan ng matinding sakit. Kaya rekomendasyon ng kanyang mga doktor, operahan ang kanyang balikat. Pero pinag-iisipan pa ito ng senador, lalo't maaari naman daw idaan ito sa therapy. Ang aking doktor, shoulder specialist, recommended an arthroscopic surgery. Eh, pinag-iisipan ko kung magpapa-opera ako. Ipinauubaya naman ang prosekusyon sa ombudsman ang bagay na ito. It's really up to the ombudsman. I'm sure the ombudsman will be very reasonable. Kung kailangan naman, bakit naman hindi? Dumalo kahapon si Estrada sa pagdinig sa kanyang hiling sa Sandigan Bayan 5th Division na makapagpiansa sa kasong plunder. Di umano, tumanggap siya ng 183 million pesos na kickback mula sa kanyang pork barrel na idinaan sa mga peking non-government organization ni Janet Lim Napoles. Bagaman non-bailable ang kaso, giit ng kampo ng senador, mahina ang ebidensya laban sa kanya. Muli ring humarap ang whistleblower na si Merlina Zunyas sa pagpapatuloy ng cross-examination. Nais ng depensa, ma-impeach si Zunyas bilang testigo dahil may kasalanan daw ito sa pamimeke ng mga dokumento na naging daan umano sa pagkuha ng kickback mula sa pondo ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ani Zunyas, utos daw ito ni Napoles na kapwa akusado ng senador. Pero taliwas daw ito sa testimonya ni Zunyas sa pagdinig sa 3rd Division kung saan sinabi raw nito na nakatransaksyon niya ang tauhan ni Estrada na si Pauline Labayen para sa mga peking NGO. Kahapon, sinabi ni Zunyas na hindi niya nakausap si Labayen. Saka nagkakaroon siya ng selective memory. Pagdating sa 3rd Division, sinabi nakatanggap siya kay Ben Horlo ng 50 mil. Dito sa court, dito sa 5th Division, sinabi niya, I cannot recall. Which is which? Papalit-palit siya ng ano. So I think the witness that they just presented this morning is really incredible. Naniniwala naman ang prosekusyon na hindi nito maapektuhan ang kredibilidad ni Zunyas. If the testimony has no inconsistency, that is a suspect. Ibig sabihin, tinuruan lang namin yan. Those inconsistencies are minor. Whether or not she talked to Labayen, doesn't matter. It won't damage our case. It won't help them. Magpapatuloy ang cross-examination kay Zunyas sa April 20. Trisha Zafra, GMA News.